guys, welcome back to my channel, and for today's video, I will gonna give you my final review sa ating rejuvenating set na nagkaroon tayo ng first impression. Pero bago tayo magsimula, just to make sure you subscribe on my channel down there, and also click mo na rin yung bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So wala nang patumpik-tumpik pa, let's get into the video. Let's go! Ang final thought na ibibigay ko sa inyo is para sa product na ito, which is yung Rejuvenating Plus Set ng Prestige International. So, I've been using this for 1 month now, and syempre, ubus na siya. Definitely, kasi matagal ko na siyang ginagamit. So, papakita ko sa inyo yung laman na ng product na to ngayon, kasi syempre, para makita nyo lang na wala na talaga siyang laman. So, itong sunscreen gel cream, ito yung SPF 30. So, guys, just to let you know na ito yung pinakaunang naubos na product sa akin. Kasi, mabango siya, refreshing yung amoy, pero ang bilis niyang maubos. Tinatawag na ako ng Shopee. Tingnan nyo, guys, yung laman. Oh, simot ko na sa lahat ng nandito. Favorite ko yung sunscreen nila kasi mabango. Ang init, guys! So, ito yung kanilang Rejuvenating Plus Cream. Ito siya, guys. Yan. So, i-open natin siya para makita nyo din yung laman. Ayan na lang yung kanilang laman, guys. Napaka-konti na lang. Sayang yan. Gamitin pa rin natin. Itong kanilang Rejuvenating Plus Toner, yung 60ml. So, 1/4 na lang itong nasa akin. As in, konting-konting na lang siya. Tapos, ito yung kanilang Jumbo Hotdog. Jumbo Hotdog. Yung kanilang Jumbo na sabon. Ayan. Kalahati pa lang yung nagagamit ko sa kanya within a month. Tingnan nyo naman, guys. Oh, matipid siya. Kasi ginagamit ko lang talaga to sa face. Hanggang ngayon yung 1/4 na kinat ko dito, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Siguro itong natira is gagamitin ko na lang for my body. Kasi syempre wala na ako ilalagay sa mukha. And guys, just to let you know, ang paggamit ng rejuvenating set is 30 days lang. Naka-indicate naman yun dito sa kanilang box. Kahit gusto mong gawing maintenance tong rejuvenating set, hindi pwede. Kahit gustuhin ko man din, pero hindi pwede. Kailangan talaga natin bumalik sa ating skincare routine dahil ito ay may indicated days lang kung hanggang kailan mo lang siya pwedeng gamitin. Napakita ko na sa inyo lahat ng laman. Actually, ayan yung mga product na ginamit ko within a month. Ay sa day 1. Pag gumamit ka ng day 1, syempre wala ka munang makikita. Hindi naman pagkagamit mo, boom, meron na kagad result. Syempre mag-iintay ka muna at mag-observe ka. Kailangan observant ka para makita mo kung ano ba yung pangyayaring nagaganap sa mukha mo. So sa day 1, ang napansin ko lang naman is lumabas ka agad yung maliliit na bumps. Kumbaga nagpakita na siya agad. Kasi bagong skincare, baguhan sa aking face. And guys, just to let you know again, na this is my first time na gumamit ng rejuvenating set. Nga, after nun, nagkaroon tayo ng mga little bumps na nagpakita na sa aking skin agad. So, naging visible na siya kaagad. And kapag mag-apply pala kayo guys ng rejuvenating cream, medyo mainit siya sa mukha kasi thick siya. So, kailangan pag nag-apply kayo nun is kailangan na nasa tapat kayo ng electric fan or nasa tapat kayo ng aircon. It's because medyo mainit. Kumbaga pagpapawisan tayo agad kapag mag-a-apply tayo ng cream na yon. Doon sa sun gel, yung unang naubos na product sa akin is meron lang siyang stinging effect sa face dahil siguro dito kapag nilalagay ko siya sa part ng aking eyes na, kumbaga malapit na siya sa aking mata, nararamdaman ko yung stinging effect ng sun gel. Pero tolerable naman siya, kayang-kaya nyo yun. Basta tumapat lang kayo sa electric fan and sa aircon and then you're good to go. Maabsorb na yun ng face nyo. Punta tayo dun sa toner. So, yung toner niya kasi, it smells like refreshing as well na parang melon scent, which is good kasi ayaw mo namang mag-a-apply ka ng toner sa mukha mo na
talagang amoy astringent talaga. Alam mo yun, yung matapang. Ayun. So, punta tayo sa day 2 kasi marami akong hanash. Gusto mo yun. So, day 2 na tayo. So, dun sa day 2, medyo mahapdi na yung nagiging application ng mga products sa mukha ko. Then, parang napapansin ko, medyo namumula yung mukha ko. Pero, I don't know kung feeling ko lang yon. Pero, ayun yung nararamdaman ko. Parang namumula siya. At yung mga application ng toner, ng rejuvenating cream, ayan. Nagiging mahapdi na siya sa face ko. Ngayon, sa day 3, ayan, nagkakaroon na ako ng peeling process. Kumbaga kahit yung micro peeling, nakikitaan ko na siya. Nag-i-start na siya dyan sa day 3. Tapos, especially dun sa may acne part ka, kung saan yung mga dark spots mo, dun nagsisimula yung peeling part. And then, napansin ko din dito sa my chin area na nagbabalat na rin siya kasabay ng pagpipil dun sa eksaktong acne part na gusto mong tanggalin. Ngayon, well, nagpipiling ka na, andyan na yung mararamdaman mo yung mahapdi. Well, mahapdi na talaga yung mga products na nilalagay mo. Like, magugas ka ng sabon, magto-toner ka, maglalagay ka ng mga creams and all, ayan na. Kasi, kung ano lang yung nasa set, yun lang yung dapat nating gamitin. Kasi rejuvenating set nga yung ating ginagamit. So, punta tayo sa day 4. Sa day 4, dun ko talaga nakita na parang mauhulas na yung, parang nagbabalat na ako ng ahas, ganun. Parang kung nagbabalat na ahas, kasi kahit eyelids ko, yung sa may bandang eyebrows ko dito, guys, nagbabalat na rin siya. Alam mo yun? Yung makikita mo na pwede mo nang hatakin, ganyan. Pero, wag nyo nga hatakin, guys. Hayaan nyo lang siyang matanggal ng kusa. Ganyan. Tapos, syempre, sa pag-apply mo lahat ng products, as in lahat ng products na nasa rejuvenating set na to, is magtitiis ganda ka na, girl. Kasi mahapdi na talaga. Pagdating sa day 5, medyo nawala na yung pagkakapiling process. Hindi naman yung sa nawala na, as in wala na talaga. Hindi ganun, girl. Parang medyo nag-ease na. Hindi na ganun kalala na talagang kala mo ahas ka na nagbabalat. Ngayon, punta tayo sa ating day 6. Pag sinabi natin na tapos ka na magbalat, akala mo wala na talaga. Well, sa day 6, nagkaroon pa rin ako ng micro-peeling. Andun pa rin siya. Hindi pa rin siya nawawala. Hanggang leeg ko, may micro-peeling pa rin ako dyan. Pero yung sinabi ko nga sa day 5, medyo nag-i-ease na siya. Hindi na ganun kalala yung pagpipiling sa mukha ko. Kumbaga, bawas na. Nabawasan na yung pagkakapiling sa mukha ko. Tapos, yung micro-peeling na yun, parang feeling ko libag siya na kapag ginanun mo sa leeg is, alam mo yon, yung dry skin na malalaman mo talaga na, ay, nagpipiling talaga siya, girl. Tapos, eto yung sa day 7, yan. Dito, makikita nyo naman sa picture, guys, na medyo nag-ease na yung pag-feeling niya sa face ko. Kumbaga, yung micro-peeling niya, medyo nawawala na rin. Kaso, medyo nakitaan ko siya ng acne sa forehead ko. Kumbaga dito, nagkaroon ako, kita nyo naman sa picture, guys, na nagkaroon ako ng acne mark. Well, hindi siya acne mark. Nagkaroon ako ng papatubong acne sa aking forehead dyan, nung day 7. So, punta tayo sa day 8. Ayang day 8 is medyo nawala na yung peeling part sa face ko dyan. Pero, yung sinabi ko nga sa day 7 is may papatubong acne. So, yung acne sa forehead ko na yun, visible na siya. Kumbaga, nakikita na siya. And then, nag-lighten naman yung ng konti yung dark spots ko dito sa my cheek area. Na-clear out niya yung mga dark spots dyan ng acne mark. Ngayon, punta tayo sa day 9. Sa day 9, yung dalawang acne mark ko sa forehead is, ayan na, tumubo na siya. Talagang nagpakita na siya. Hindi lang visible, nagpakita na siya, girl. Lumabas na siya talaga sa aking forehead ng may acne. Punta tayo sa day 10. So, ngayon, guys, sa day 10 is yung dalawang acne ko na sinasabi ko sa inyo na nag-visible siya is
At the same time, unti-unti naman na siya nagda-dry sa day 10. Kung makikita nyo naman sa picture is, parang nawawala na siya. Yung pagka-redness niya. Itong Shopee na to, kanina pa to eh. Tapos, yung peeling part, syempre, ang targeted kasi niya is yung pinaka-acne mo sa mukha para matanggal yung kanyang mark. So, syempre, nagkaroon ako ng acne dito sa aking forehead. Dun mismo, nag-start yung micro-filling again. Kasi syempre, gumagamit nga tayo ng rejuvenating set. So, dun siya nag-start again na mag-peel dun sa aking acne part. So, sa day 11, hanggang sa nakita ko na yung nawala yung mga acne, yung acne ko sa forehead. At the same time, unti-unti niya na kasing nada-dry out yun. Yung unang acne marks mo before ka magsimula is nawawala na siya. Dalawang acne ko dito sa forehead, nawala na siya. Ayan na yun sa day 12. Ito na yung last picture na ipapakita ko sa inyo. Yung picture na yan, nawala na yung acne ko dyan. At nag-peel na rin yung dapat mag-peel. Kung saan ako nagkaroon ng acne mark. Kung saan ako nag-start mag-acne. Nawala na, natanggal na ng peeling process ng rejuvenating na to. Yung mga dark spots ko sa face is natanggal niya na rin, guys. Okay? At ayan yung sa day 12. Hanggang ngayon, eto na yung face ko. Papakita ko sa inyo. So, zoom in ko. Wait lang. Magpupunas lang ako ng pawis kasi medyo mainit. So, ayan guys, yung aking face. Sa ngayon, hindi naman siya sobrang perfect, pero okay na, goods naman ako sa result niya. Ngayon, punta tayo sa pros and cons. Nandito tayo sa rejuvenating set plus ha. Kasi may papakita ako sa inyo ng another product na pinurchase ko sa kanila. Well, dito tayo mag straight to the point sa pros and cons ng product na to. So, sa pros, first sa akin is, masasabi kong effective talaga siya. It works like a magic. Siguro alam to ng mga gumagamit ng Prestige International Rejuvenating Set na effective talaga siya. Dahil, kung susundin mo talaga yung pinaka-instruction, kung ano yung nakalagay sa box is panalo, which is talagang malalaman mo na e-effect siya sa'yo, girl. Basta sundin mo lang yung mga process, kung anong naka-indicate sa box. Medyo siksik yung Kojic soap na to sa 150 grams. Panalo ka na dito, girl. Medyo madami na talaga yun. At bongga yung kanyang consistency, madami. Ngayon, sa mga scents, sa third pros ko sa kanya is, nagustuhan ko yung mga scents niya. Kumbaga yung amoy ng mga products, ang babango. Hindi siya nakakabother amuyin, hindi siya nakakabother kapag ina-apply mo sa mukha mo. Okay, so meron din tayong con part, syempre. Para sa akin lang is yung first doon is yung sunblock. Sobrang bilis niyang maubos sa akin. Wala pa ako sa 2 weeks eh, nauubos ko na yung sunblock. Sana medyo thick yung consistency niya para kapag in-apply mo sa buong mukha mo is hindi ganun agad nauubos. Pero ako lang ba yun na sa sunscreen, yun lang yung naging con part ko sa side na to. Pero goods ako dyan sa sunblock. Yan yung pinaka gusto ko sa product ng rejuvenating set. Pangalawang con part sa akin is nakaka-dry siya ng lips. So guys, kung gagamit kayo neto, dapat lagi kayong may Carmex or lagi kayong may Lucas Papaw or anything balm na magpapasuit sa inyong cracked lips or dry lips. Kasi talagang magiging dry lips siya, guys. Kasi syempre gumagamit ka ng rejuvenating set. Yung cream and toner, talagang parang kahit hindi mo siya nilalagyan sa my lips is meron talagang parang nagmo-moist or parang nalalaman mo na nagda-dry talaga yung lips mo. Ganun yung pakiramdam ko, guys, eh, na nararamdaman ko na nagda-dry out talaga yung lips ko while I'm using rejuvenating set. And then, guys, by the way, dun pala sa paggagamit ka ng rejuvenating set, make sure na alam mo sa sarili mo na magiging sensitive yung skin mo
and also magiging whitening yung face mo. So, hindi lang dapat sa mukha. Para sa akin ha, nilagay ko rin siya hanggang leeg para kung mamutiman, eh pantay sila. Pero ang naka-indicate kasi dito guys sa box is, or actually dun sa kanilang Instagram account, kung hindi naman necessary na ilagay mo sa neck mo, wag mo nang lagyan kung medyo nangangati ka dyan. Kasi meron akong naramdaman na every time na ginagamit ko yon, ayun, nangati yung aking leg. Yung leeg, sorry. Sa rating natin, 1 will be the lowest, 5 will be the highest. Pero para sa akin, I'll give it as a 5 out of 5. Kasi girl, nagustuhan ko siya. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng rating ng 1 or 4 point something. It's because may cons siya. Well, yung cons naman niya is tolerable, kaya namang gawan ng paraan. Kaya para sa akin, 5 out of 5 siya. Kasi nagustuhan ko siya, naging effective siya sa aking skin. Hindi ganun ka-perfect yung skin ko ngayon. Pero okay naman ako sa kanilabasan. At least na-ease niya yung acne part ko. Actually, ngayon guys, meron akong period ngayon. And at the same time, hindi ganun kalala ang nararamdaman kong acne part sa aking face. So maganda yung naging kinalabasaan sa akin. So guys, ito yung aking second product. Itong Prestige International Whitening Lotion, yung SPF 50. Ayan. Okay. So, ito kasi is ginamit ko na to within a month. Ayan. Kita nyo naman, parang one port pa ata yung one port lang yung nabawas sa product na ito. So one port na product na ginagamit ko yan, okay siya. Hindi siya sticky, hindi siya mainit sa katawan at nagda-dry out. Kumbaga, nasusuit in kagad ng skin mo kung ano yung product. Nararamdaman mo na nagiging okay sa katawan mo yung product na to. Hindi siya malagkit, hindi siya mainit, lalo na perfect to sa ating tropical weather kasi sobrang init, guys. Performance together is very good. Para sa akin, okay siya. Okay, guys. So, ayun, na ibahagi ko na sa inyo kung paano ko siya ginamit. Guys, day and night ko yan ginamit. Ha. Sumunod lang ako sa pinaka-instruction ng box. Kaya make sure kapag gagamit ka nito, you set your expectation na magiging whitening yung face mo and magiging sensitive siya. Okay? And guys, thank you for watching this video and spending a time with me. Always stay safe. Subscribe on my channel down there and like this video if you like so and comment down below kung gumagamit ka na rin ba ng Prestige International na to or if you want to be shout out on my next video, just leave the comment down below, okay? And don't forget guys, have a good one and I love you all! Siksik kumbaga yung kanyang kojic soap sa loob.